Okay, so dito naman tayo kung paano tayo magke-create ng ating voucher. So, ang gagawin ngayon natin is bubuksan natin itong ating launch dito sa ating action. Then, pag nabuksan na po natin yan is pupunta naman tayo dun sa kanyang hotspot manager. So, ayan na yung ating mga connected na switches, EAP at mga clients. So, tapos na tayo dyan sa video na yan. Hotspot manager tayo dito sa ating default. Yan. So, pagdating po dito, ang gagawin po natin is magkikreate tayo ng voucher. So, ngayon, authorized client. So, ayan yung mga nakakonect sa atin ngayon. Then, dito naman sa voucher tayo. Ayan. So, paalala ko lang po, huwag nyo pong i-delete tong mga to kung hindi pa po nagagamit. Actually, marami to. So, hindi ko yan dinidelete. Kasi pag dinelete po natin yan, hindi na po tatakbo. So, ngayon ang gagawin natin is mag-create tayo. So, paano ba mag-create? So, ngayon, basta ito, scroll down nyo lang, then makikita nyo rito is create. Kasi naubusan na po ako ng 2 hours na mga voucher. Eh, yung 2 hours voucher ko is 5 pesos. So, ngayon, para hindi tayo masayangan ng A4 size, kung isang A4 po ang gagawin nyo, ang kailangan nyong gawing voucher is 18 pieces. Ngayon, kung dalawang A4 naman, syempre, ang gagawin nyo is 18 plus 18, then, syempre, 36. So, ngayon, ito, ang portal natin. So, code length tayo. So, gagawin ko 6 number na password. Then, ang babaguhin ko lang ito, gagawin kong 36 dahil para eksakto sa dalawang A4 size. So, ngayon, limited usage count 1. So, isa lang ang pwedeng gumamit. Then, dito tayo, custom natin. Siyempre, 5 pesos, 2 hours. So, lalagay natin sa hours. Then, ito is lalagyan natin ng 2. Then, dito naman sa rate limit. So, custom natin. Download limit niya. So, ito, kilobytes ko kasi pinili. So, gagawin natin siyang 3,000. So, ibig sabihin niyan 3 MB. Then, dito naman. So, kilobytes din. So, lalagay natin ng 5,000. So, ibig sabihin niyan 5 MB. So, para hindi kayo malito, kung gusto nyo siyang i-print, lalagyan natin ng palatandaan. So, kunyari, lalagyan natin ng ngayon. O, yan. Yan na, ngayon. So, ang gagawin natin dyan, so, save na natin. So, tignan yung maigi. So, 6 number lang ang password. 36 pieces na voucher. So, okay na lahat dito. Custom, 2 hours. So, 5 pesos po kasi ito eh. So, 5 pesos ko is 2 hours. So, save natin. Yan. So, once na ma-save na natin to, may palatandaan na kayo kung ano yung gusto nyong i-print. So, ngayon, tatry natin siyang i-print kung eksakto ba sa dalawang A4 ang 36 pieces na voucher. So, ngayon, ang gagawin natin is se-select natin siya. So, dito kasi is, 1 to 10 ata to. So, try natin. Yan. So, ayan siya. Nakalagay naman dyan. Ngayon, ayan. Ngayon, ngayon. So, alam na natin ngayon yan. Yan dito sa pangalawa. O, yan ang palatandaan natin. So, pindutin din natin ngayon. O, yan. Hanggang ngayon. Puro ngayon to ah. Ayan. Ito rin. Basta't pinindot ko to, buo na po yan lahat lalabas. Then, dito sa pang-apat, dahil 36 siya, so 6 lang kukunin natin dito. So, 31, 32, 33, 34, 35, and 36. So, ayan ang palatandaan ko na ngayon siya ginawa. So, ang gagawin natin is, print selected voucher. So, yan lang po kasi yung pinili natin, kaya dito po tayo sa selected. Pero kung gusto nyo lahat, dito is dito po. Pero mas maganda yung ngayon nyo lang ginawa dahil yung iba po nito is may nagawa na po akong voucher. So, lalagay natin, print selected voucher, yung mga chinikan natin. So, ayan po ang lalabas dyan. So, nakita nyo, eksakto. Kasi bawat ano po nito is 18 pieces. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Yan. Then, lagay natin sa black and white. Then, page setting natin. So, ito, tama. Then, ipiprint natin siya. So, ngayon, papakita ko sa inyo dun sa ating video yung pagpiprint natin nito.
para makita nyo eksaktong eksakto. So okay, punta tayo sa ating printer. So ngayon, nandyan na po tayo sa ating printer, then ngayon is i-print na po natin ang ating voucher. So ayan na. Para makita natin na eksakto lahat sila. So ganun lang po gagawin nyo, laging 18 pieces kada A4 size pag magpiprint po kayo ng voucher. At wag nyo pong i-delete yung nasa dashboard yung mga voucher kung hindi pa po siya nagagamit, dahil hindi na po gagana yan sa ating client kapag deleted na po siya doon sa ating dashboard. So ito na yung nagawa natin. Yan. So, ayan. Sakto. 13 pieces. Diba? So, 18 pieces kasi nagagawa ng isang A4. So, dalawang inano ko, 36 pieces para matagal maubos. Kasi gumawa ako na ito, 100 pieces, naubos na. So, ganyan po yung pagkikreate natin ng ating voucher. At, siyempre, eksaktong eksakto. So, ngayon, balik tayo sa ating dashboard. So, ayan siya. Kompleto, diba? Dalawa. So ngayon, nandito na tayo sa ating dashboard ulit. So ayan yung na-create natin. Ito pwede nyo na i-exto kasi sa print lang naman yan. Pero yung nandito na pinrint nyo, huwag nyo pong buburahin. Dahil once na binura nyo po yan, at may client na bumili ng voucher at binigay nyo yung pinrint nyo, pero binura nyo siya dito sa inyong dashboard dito, hindi po yan gagana. So okay, so yan po yung tutorial natin for today about sa ating pag-create ng voucher at kung ano po yung tamang pagpiprint, at para hindi tayo malito kung ipiprint natin siya, at wag na wag nyong buburahin yung voucher na hindi pa nagagamit sa inyo pong dashboard dahil hindi po yan gagana. So okay, so maraming pong salamat.